We wanted. Didn't you wish na estudyante nyo rin si Cuevas? Hindi. Kung naging estudyante ko yan, eh, baka kasama rin yung aktivista. Pero, hindi, ganito po eh, Tony. Eh. Sige po. Kaya po siya hindi humaharap. Hindi sapagkat ayaw niya. Mm. I wanted her to appear very well. But she had been acting under legal advice. Opa. Yun namang entry ng general denial. Pwede ho naman yan. Because hindi naman general denial. Doon sa Section 5, mayroon nakalagay na she can participate and kwan gan. Makapag-presentasyon ng evidence in support of her theory. Mm. Tsaka, as of today, parang she's not yet composed to appear in the kwan. Kaya sabi ko, sige, huwag na muna. Baka it might accelerate your kwan. pero bukod pa dun sa hinihintay na huling pasyon ng Korte Suprema, parang may lumalabas pa na may plano pa ba na kasuhan nga yung mga associate justices mismo. Sa kalkulasyon ko, nagbibiro lang sila ron. I wanted to believe that they are not serious about that. Malaking basag ulo yun. Sigurado. Isipin mo, di walang justice na matitira. Sino ngayon nahahatol dyan? isang malaking ano lang ba yun? Tony is referring to the warning of Congressman Farinas. Sabi niya, I'll file it Thursday. Mm. Accidentally enough, hanggang ngayon, wala pa. Kaya wala sabi naman. Ko, baka nagbibiro lang siya. Well, I don't know. No? I don't know about it, but he seems serious about it when I talked to him. At the time he was delivering that statement, he appeared to be serious. But the fact that there is no complaint up to now, parang nagbibiro lang siya, Chairman. Napag-isipan lang. I don't want to comment on it, Tony, because I'm the chair of the Justice Committee. If a case is filed, so I'll just comment after. Isipin mo yun, naharap ang pitong justices. Walo. Walo ba sila? Siyam. Saan mo ngayon dadali ng kaso niyan? Sa Committee on Justice. The House will resume hearing on the impeachment. We'll hear the impeachment case on Tuesday. How many more hearings do you expect? Ano bang schedule sa Tuesday? Tuesday will be a determination of probable cause. Whether on the basis thereof. Pero natitinig ko naman, hindi naman mga statement eh. Conclusion, arguments, and so on eh. Yeah, but still, the schedule on Tuesday will be determination of the existence of probable cause. But if the ombudsman will appear Tuesday because we've been very, very extra liberal to her. If she appears on Tuesday, then she'll be given a chance to present her case. If she appears personally. If she fails to appear, then we will vote on probable cause Tuesday. That will again be a historic vote. Hindi na kami pwedeng makiusap na ma-cross-examine namin yung witnesses? Under the rules on impeachment, the council cannot cross-examine the witnesses. Only the members of Congress. Ah, ganun. So yung cross-examination question namin, i-course namin sa inyo. Para sa preliminary investigation. Yes, but that's correct. But it may not be articulated in the mood or kwan that you want to date. Ganun pala. In fact, Lynda, I've been very, very extra liberal to the lawyer, Attorney Diaz, who appeared yesterday. Mm. And under the rules, a lawyer cannot speak before the impeachment proceeding. But we allowed. We suspended the rules. Under the rules, it is even doubtful if he can ask questions. But I asked questions for him. Were there president? Meron naman president ng ganun, hindi makapag-participate. Like sa congressional investigation. Yes, that's the rule. Kasi you adopted the congressional investigation. Ang mahirap kasi dito, wala tayong experience na pinag-usapan sa Justice Committee ang impeachment. Because although president... Tsaka Lynda yan, yung sa point na yon, bago ito lahat. Ngayon lang nangyari ito. Wala pang nangyari na umabot na sufficient yung grounds. Yeah. Kahapon po, binanggit nila at chair, piniliwanag po nila doon yung probable cause. Yun po yung i-determine. Sabi po nila, katumbas si Piskal, pagkatapos sa kaya akyat. Sa akin po, bilang obserbasyon at complainant, doon po sa mga testimonies at idinalang mga dokumento, naniniwala po kami na may basihan, base na rin sa aming karanasan. Kaya sa amin pong punto de vista, naniniwala po kami na at umaasa
nasa level ng Justice Committee ng House of Representatives sa pamumuno ng ating kagalang-galang Chair Tupas ay makakapasa po sa kanila at pag ipinasa sa plenary, sa tingin po namin mag-iisip ng mabuti at sana po yung wish ng Magbubukid at Masang Anak Pawis ay makarating po sa Senado. At para sa interest po ng namin at ng sambayanan, mahalaga po para sa amin as Complainant at naargabyado, ma-impeach po sana. Bakit po hindi mahirap ang inyong reklamo sa Department of Justice ngayon? They are all civilians na already. They are no longer public officers. Doon po sa involved sa fertilizer. Sa fertilizer. Sapagkat maalis man ng ombudsman ngayon, yung damage sa inyo, yung perwish yung sinabi nyo, nakapanipaniwala naman, hindi naman mapapalitan na yun. Bakit hindi mapo, para makarating ako. But at the time of the Commission of the Offense, yes, but, they were officials of the government. And that's why si ombudsman took cognizance of the case ng jurisdiction ng ombudsman. Kaya nga, ngayon wala na eh. So, pwede pa nilang i-demanda yung mga sangkot sa fertilizer. Baka umakyat sa Supreme Court yan. There are several cases. Tatagal aga another 6 years. I'll appear for you. Yun may volunteer lawyer. Ang kaupuan niyan, Justice, sa amin po, labis ang aming kaligayahan kung sa hinaharap ma-impeach si Ombudsman Gutierrez. Pero matapos po noon, sana po ay managot yung katulad po nila Jokjok Bulante, based po sa number 6 recommendation ng committee sa Senate. Pati nung, ba si Sito Loreto? Opo, masama po siya doon. Dapat po talaga managot yung pong may kasalanan, hindi po ang nananagot yung mga argabyado. Well, ang gusto ko lang sana, no, para panghuling ano na lang, mabilis lang din. Dahil kung ang pakay din naman ito ay palitan yung ombudsman at sa Malacanang wala pa silang sinasabi kung sinong na pipisil nilang maging kapalit, no? Ano ba dapat, mabilis lang ito, Congressman, ano ba dapat ang nakikita niyong kriteriya na pagpili ng ombudsman para hindi na maulit yung ganito pang pangangailangan ng impeachment? Ang ombudsman, under the Constitution, the ombudsman is perceived to be talaga of a statesman stature. Integrity, honor, dignity. So, hindi pwedeng malapit sa presidente, hindi pwedeng kaklase ni ganito. Correct. Wala ka ng ganun mga dapat na factors na pumapasok sa seleksyon. Mas mataas pa dapat ito ang criteria kaysa congressman, sa senador. Oh, but is it important also to change the mode? Of course, this will go into changing the constitution. Pero mas maganda ba kung ine-elect ang ombudsman like in some countries? But of course, they will not be allowed to campaign. Yung orientation natin, iba kaysa kanila eh. Baka pero alam mo, mas maganda yun. Kasi magiging accountable to the people yun eh. Not accountable to the appointive power. Kung meron tayong constitutional convention, at siguro makaparticipate ako, I will introduce by election. By election nationwide. Even judges and justices. Di ba sa ibang kahit huwag na yun. Basta yung one thing at a time. Justice is lahat. Parang yung mga district attorney ata, ano, election, sa Amerika. Accountability. Hinahalal yun, taong bayan. Correct. Sa ngayon, siguro dahil nga sa ang pinupuna ay kung gaano kalapit yung ombudsman sa mga namumuno o sa mga dating namumuno, ay dapat maiwasan na rin yung ganong klaseng sitwasyon. Yeah, and the cycle of process before being appointed, dadaan ka rin sa politika. You will go, you will have to go to the Judicial and Bar Council. Siyempre, ganito. And when I was Secretary of Justice, I happened to be a member of the Kwan. JBC. Vice Chairman, And siyempre, lapit sa iyo, ganito. Bisan, nilalapit yung pangalan, hindi mo kilala. Out of accommodate, from Dabao, hindi mo naman kilala. From Iloilo, sasabihin lang ni ganito. Kasi nung panahon na naiupo si Ombudsman Gutierrez, walang haharang. Walang tututol. Dahil lahat naman, siyempre, kakampi ng administrasyon. So, hindi mo masasabing na sa susunod na selection process, siyempre, ibang administrasyon na inakaupo, wala na rin tututol, except yung minor yan na
wala rin masyadong puwersa. Pero baka lesson na rin ito, di ba? Baka itong process would serve as a lesson for future administrations na mag-ingat talaga sa Chairman, paggamit ng ombudsman. Kung magsalita ka naman, parang sigurado kang matatanggal. Huwag naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ko sabi yung nasamahan ninyo. Yung future po, baka sakaling tapusin ni Mercy Gutierrez sa 2013. Yun nga po, justice eh. Kung sa ating pong bayan, eh, hindi mananatili po yung ganito, paano na po yung mga susunod na generation? Kaya ito po pinag-uusapan talaga natin, lesson na kaya lang hindi natin masiguro na kung ipapalit, mas magaling kaysa papalit. Para hindi na po pamarisa ng iba, kung yung mga kaklase, kamag-anak, noong kasalukuyang Pangulo at ng mga susunod na administration. Alright, okay. Lynda? Okay. Well, anyway, thank you for joining us, gentlemen. This has been very enlightening, especially Justice Cuevas' historical judicial I feel thoughts. Privileged and honored by being here, especially with my good friend, the chairman. Ako, kada ano, panayang hila ni Justice Cuevas. Pero alam ko, film si Chair. Chair ba ako yan? At saka ni Misa, hindi ako pakikiusap sa kanya, huwag ganito. Eh, okay lang. Anyway, gentlemen, if time will permit, at kung matutuloy man ang schedule ng House Justice Committee, hopefully we will have the three of you and maybe some other guests again on this program, and we'll discuss developments. We'll take it from there. Thank you very much. Very much willing. Justice Cuevas, Congressman Tupas, Kadani, thank you very much for coming to the program. To me, it's not an obligation. It's an honor, a privilege. A pleasure to have you on the show. Pleasure. And we'll have to pause for a short break. ANC Presents. We'll be right back.